Na magandang gabi po. Good evening, Sir Joel Cala, CEO of KSK SMP Co-op. Sa mga kasama natin dito sa Zoom, meron tayong mga kasama na malamang hindi sila nakikita dahil naka-off ang kanilang video. Pero banggitin na rin natin sila Jun Marasigan, Jaja Israel, Erlinda Lapay at Tita Kapilitan. Meron pong problema doon sa Zoom link, sinabi sa akin, kaya minabuti na rin nila Yesa Mendoza, Joel Cala, Clarice Macaraeg that ilabas sa Facebook Live. Ngayong araw, gabi, nakikita nyo po, officially, it's a KSK SMP Co-op activity because we want to share officially, formally, a brief backgrounder of KSK SMP Co-op's program that is related to Bitcoin, specifically the Bitcoin Buy, Keep, Sell program. As I understand, we are live on Facebook as well, Peaceabilities Facebook page. Peaceabilities, ito po ang Facebook page for our financial literacy advocacy. And lately nga, lalo na nung nag-upisa ang pandemya, hindi lang tungkol sa kaperahan ang binabahagi natin dito sa ating Peaceabilities Facebook page. So, yung mga nasanay siguro na nakikita medyo informal tayo sa Peaceabilities Facebook Live ngayon, there is some form of pagkaformal because I am speaking now in and for behalf of KSK SMP Co-op. Marami pong programa ang KSK SMP Co-op at ang pinaka marami laging nakukuhanan ng inquiry, interest at actual na paglahok sa KSK SMP Co-op ay itong dahil sa BBKS program, Bitcoin Buy, Keep, Sell program ng KSK SMP Co-op. So kung habang nakikinig po kayo at nagkaroon kayo ng interest, katulad ng sinabi ng Chief Operating Officer ng KSK SMP Co-op, pwede ho kayong mag-email sa info@kskcoop.com or take this opportunity via Facebook. Yung mga kasama natin sa Zoom, pwede rin hong magtanong via the chat facility. Allow me to share my slide now. So, hindi ko nakikita masyado kung ilan yung nasa Facebook Live natin, Sir Joel. Sir, nasa 28 po tayo ngayon, sir. Okay, maraming salamat doon sa mga through Facebook Live. Kung pwede ko lang i-request, share nyo po itong Facebook Live na ito. Hindi dahil meron tayong papremyo o palaro katulad ng mga abang ginagawa sa Facebook Live, but because this is information that we want to disseminate to as many as possible. Okay? So, ito, nakikita ko na ngayon yung sa Facebook Live, very familiar names, faces because of their profile pictures, Sydney Cruz, Coachella Gohar, Shin Nguyen, Dennis Barrett, Abby Garcia, Marlon Nogoy, Abby Garcia. Ayan, ulit ko lang. So, magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat sa paglahok nyo. Sana meron kayong mapulot at magkaroon ng interest na nasa Facebook Live at yung mga pumapasok ngayon sa ating Zoom. Maikling presentation lang po to about our program sa KSK SMP Co-op. As mentioned, BBKS program. BBKS stands for Bitcoin Buy, Keep, Sell program. Ano ho ba ito? Ano ho ba itong programa na ito? Ito po yung through KSK SMP Co-op, bumibili ng mga lehitimong cryptocurrency at
ang cryptocurrency lang po na binibili ng KSK SMB Co-op para sa mga member niya ay Bitcoin. Pagkabili po ng Bitcoin para doon sa member, pinapatago din po sa KSK SMB Co-op yung Bitcoin. Strip again? Pinapatago din po yung Bitcoin na binili ng KSK SMB Co-op para sa kanyang co-op member. Ms. Yasa, can you make the proper management control of our Zoom participants? At least put them on mute. Maraming salamat. Maraming salamat. Yan. Okay. At panghuli po, kapag base doon sa napag-agreehan nung sumasali sa BBKS program, yung KSK SMP Co-op na rin facilitates yung pagbenta ng Bitcoin na pagmamayari o pinabili noong BBKS program participant. At ibinabalik doon sa lumahok kasama yung original amount. I'll discuss that in detail. Maaring ang unang yung tinatanong, bakit ba tayo pumapasok sa Bitcoin? Lihiti mo ba to? Totoo ba ito? Nagumpisa po ang Bitcoin about 2008 noong kasagsagan o dahil sa global financial crisis. At mula noon, 2009, na nagumpisa maging publiko, at 2012-2013 nang ito ay magkaroon ng sariling niyang buhay at markado sa mga pumapasok, lumalabas, bumibili, nagbebenta ng Bitcoin on a regular basis. Kung titingnan po kung gaano kalaki na yung market cap, yung markado ng Bitcoin, ihahambing dun sa mga alam, nakasanayan, kilala na iba't ibang pamamaraan ng paglalagakan ng pera, ang market cap po ng ginto sa buong mundo, in US dollars po ito, $11.3 trillion. Ang stock market po ng Amerika, isa sa pinaka-modern, pinaka-malaki, at sinusubaybayan, nilalahukan, $95 trillion. Kumpara po sa Philippine stock market, in the same US dollar currency, ang Philippine stock market po, ang market cap niya, 261 billion pesos. Dollars, I'm sorry. So kung titingnan nyo sa Amerika versus Pilipinas, $95 trillion, 261 billion lamang yung Philippine stock market. In fact, iisang kumpanya, kilala ng lahat, ng buong mundo, marami sa atin tinatangkilik, dalawa sa gamit na gadget ko ngayon sa aking harapan ay galing sa kumpanya nila, Apple. Yung market cap, yung halaga ng Apple Company alone, na nung isang araw nag-launch ulit ng mga bagong products nila for year 2021, $2.1 trillion. Halos mag times 4, 4 times bigger pa ang kumpanyang Apple sa buong stock market ng Pilipinas. Sa stock market ng Pilipinas, mahigit 300 kumpanya lang yan na Philippine company, registered company. Kasama dyan yung mga malalaki, kilala natin, SM, the SM Group, the Ayala Group, the Aboitiz Group, the MVP Group, the San Miguel Group, lahat ng mga malalaki na pinakamalalaking kumpanya dito sa Pilipinas at yung mga iba pa na kalahok sa Philippine stock market, $261 billion lang ang halaga. Isang kumpanya sa Amerika, Apple, $2.1 trillion. Ang total US dollar currency na umiikot, naka-imprenta at umiikot sa buong mundo, $2 trillion. Ang Bitcoin po,
Mula nang ito ay noumpisa ng 2008 at very much public by 2013, $900 billion. Times 3, mahigit pang times 3 sa laki ng buong Philippine stock market. Yung $900 billion sa Bitcoin lang po yun. Meron pong iba't ibang klaseng cryptocurrency. Ang una at ang pinakamalaki, Bitcoin. Lahat ng cryptocurrency, ang market cap niya, $2.15 trillion. Sa $2.15 trillion, $900 billion doon, or 42% Bitcoin. Okay? Ang Bitcoin po ba investment? Kung susundin po natin ang lahat ng nakasanayan natin na batayan, kung ang isang instrumento, isang kumpanya, isang pamamaraan ay investment, ako po mismo sasabihin ko, Bitcoin has not met the level of being considered investment grade. Marami po mga batayan para masabi na isang investment ang isang instrumento o pamamaraan. Halimbawa, kaya nahihirapang makonsider na investment ang Bitcoin. Isang major reason bakit hindi makonsider na investment ang Bitcoin. Ang Bitcoin o cryptocurrency po, the nature of this beast, decentralized. Ang isang investment is under a one single central authority dapat. Ang Bitcoin walang iisang central authority. Hindi po ibig sabihin walang nagbabantay, wala lang pong iisa na nagre-regulate, nagbabantay at nagdidikta sa Bitcoin. No government agency and no government in particular as a whole of any nation regulates Bitcoin. Sino nagre-regulate sa Bitcoin? Estimatedly, about 2 to 3 million individual computers connected via the internet who do not know each other, that computer with another computer, who has no relationship with the other millions of computers, but they all together check, validate all the transactions in Bitcoin. Kaya po, hindi makonsider based on old definition, investment ba pag bumili o pumasok ako sa Bitcoin? Kasi sa kasalukuyan, ang isang investment, masasabing good investment grade, kung merong isang ahensya ng pamahalaan na nagbabantay at gumagabay dito at nagpoprotekta doon sa investor. Sa Bitcoin po, wala. Walang central authority. Ibig sabihin, ako na individual na pumasok sa Bitcoin, wala akong protection? Technically, yes. You get into Bitcoin, it is your own lookout. Kaya yan po ang sinasagot nung programa ng KSK-SMP ko para sa kanyang mga member na BBKS, Bitcoin Buy Keep Sell Program. And I'll get into that later. Hindi po siya designed as an equity type of investment. Pero isa ang malinaw. Bitcoin has a store of value. Meron siyang halaga. Wala mang central authority. Merong mga transaksyon, palitan, bilihan, bentahan ng cryptocurrency or Bitcoin among individuals, among entities, without
any government intervention in between. Kaya nga po, hirap na hirap ang pamahalaan ng kahit anong bansa kung paano nila ma-regulate, dahil hindi nga po nila ma-regulate ang cryptocurrency, particularly Bitcoin. Hindi nila mabuwisan kasi it's a transaction between one individual and another individual who doesn't know each other. Again, that is the reason, one of the reasons why there is a BBKS program. We are in digital times. This is clearly the best example, symbol of a digital asset. We are in the physical world. We get into investments and acquire assets. We are now in the digital world. The best demonstration, manifestation of a digital asset, as far as I am concerned, as far as KSK is concerned, kung namubuhay na tayo sa digital world, digital asset, kailangan meron tayo. Bitcoin, for me, for us in KSK, is the best digital asset. Store of value. Ang halaga po ng Bitcoin, doon sa mga nagba-buy and sell na walang kahit sinong ahensya ng pamahalaan in between, ang mga nagba-buy and sell po, yun ang nagdidikta kahit paano ng presyo. Kung magkano sa araw na ito, sa buwan na ito, sa oras na ito, kung magkano ang bentahan ng Bitcoin. As of 6 p.m. Manila time, ang bentahan po ng Bitcoin ay $48,224 per one Bitcoin. Kung titingnan natin yung performance, at kaya marami ang nagkakaroon ng interest, kung bumili po kayo ng Bitcoin start of the year 2021 at binenta nyo kaninang alas 6 ng gabi ngayong Biyernes ng September 17, ang paglago po ay 65% na. Meaning, January 1, 2021, 65% lesser sa 48,000. E ang bentahan kaninang alas 6, 48,000. So lumago an actual gain of 65%. Kumita na ba ako sa Bitcoin? Kung binenta nyo po, kung bumili kayo noong January 1, 2021 at binenta nyo kaninang alas 6 ng gabi, meron po kayong paglago na ma-realize or kinita na 65%. Paumanhin niyo po, nag-ano yung internet. Kung bumili po kayo last year, September 17, 2020, nag-times 4 na po yung halaga ng Bitcoin. Ibig sabihin, kung bumili kayo last year, halimbawa sa halagang 10,000 pesos, mabebenta niyo po or kumita kayo, kung binenta nyo kaninang alas 6, mabebenta nyo yon ng 43,000. Yung 10,000 pesos worth of Bitcoin, mabebenta nyo ng 43,000 plus pesos. So 335%. 3 years ago, nung ang inyong lingkod, ang KSK Co-op, seryosong pinag-aralan ng Bitcoin 3 years ago, times 7 na po kung pumasok kayo, bumili kayo 3 years ago ng Bitcoin. For shorter periods of time, 1 week ago compared to today, 3% na paglago. A month ago, August 17, talagitnaan pa rin nung MECQ yata natin yon sa Metro Manila, 6% gain. Less than 100 days ago or 3 months ago, 1 quarter ago, 33% gain. Ang pera po sa banko, sa ating deposit, hindi po dapat kinukumpara sa Bitcoin. Bakit? Dahil yung interest, maliit o malaki man siya, yung interest na pinapangako ng banko
pinapangako po nila yon. Ano man ang mangyari, ibibigay nila yung interest na lalakihan man kayo o naliliitan kayo doon, pinapangako po yon. Yung nakita nyo pong mga paglago, hindi po yan pinapangako. Hindi po yan guaranteed. In fact, tumaas ang presyo ng Bitcoin noong April 14 to its peak of about $64,000 per Bitcoin. April po yun. Bumagsak siya noong June 22. In 69 days, 55% ang pagbagsak niya. From 64,000 to about 30,000. So nakikita niyo po, taas, baba, kailan ka gaganaan siya? Pag nabenta mo ng mas mataas kumpara doon sa mababang pagkabili mo nung pumasok ka. Kikita ka. Yan yung mga tinatawag na gain. Pero kung bumili ka halimbawa nung April na nasa presyong $64,000 per Bitcoin, binenta mo kaninang alas 6, $48,000, talo ka ng mga 26%. Talo, nabawasan ng mga 26% yung pera na binili mo doon sa Bitcoin. So ulitin ko po, actual gain yan, pero hindi ibig sabihin yan ang kinita. Kailan kayo kikita? Pag binenta nyo yung binili nyo. In this case, Bitcoin. Ano ho ba ang projection? Maganda pa bang pumasok dyan sa Bitcoin? Sa sinusundan ko pong mga nagsusubaybay din, nag-aaral sa taas-baba ng presyo ng Bitcoin, ang projection po nila, estimate, hindi po ito pinapangako, sa presyo ngayon, hanggang matapos ang 2021, which is about 100 days from now, marami pang nagsasabi na mula sa presyong 48,224, pwede pa itong dumoble. In fact, umabot ng $100,000 per Bitcoin. Marami po ang nagsasabi na ganyan. By end 2022, kumpara sa presyong nakikita natin ngayon, about times 4 pa ay pwedeng mangyari by end 2022. Yung presyo ngayon, kumpara sa katapusan ng taong 2022, estimate or projection nila, hindi nila pinapangako, mag times 4 or 320%. And 2023, about times 6 or 530%. Hanggang 5 years from now, kasi lagi naman po natin binabanggit, miski na hindi to investment grade, pag tayo nagpapalago, dapat long term. So anywhere from 3 years to 5 years, napakalaki ng potential ng pagtaas ng presyo nitong digital asset na tinatawag Bitcoin. Kung gusto nyo pong maintindihan, malaman yung mas malalim na technical definition kung ano ang Bitcoin, cryptocurrency, in teknolohiya na dinidikit dito, blockchain, ilalagay po dyan sa comment section sa Facebook Live or sa chat facility yung materials or video material na ginawa ng inyong lingkod more than a year ago. Kaya marami po na hindi member ng KSK, member ng KSK, meron din na natutuwa, nagpapasalamat dahil narinig nila, katulad ng narinig nila ngayon ang mga bagay-bagay tungkol sa Bitcoin. Imagine, 1 year ago, times 4 yung pera. Yung isa pong nagpapasalamat, hindi siya sumali sa KSK, pero pumasok siya sa Bitcoin dahil narinig niya doon sa programa natin. Times 4, medyo malaki po yung nilagay na pera. 250,000. Kaya ngayon, 1 million na siya. Lagpas-lagpas doon sa inaasahan niya. So bakit po merong BBKS program ang KSK Co-op? Tatlong simpleng dahilan. Dahil sa realidad ngayon, pag ikaw mag-isa, aralin at pumasok, bumili ng Bitcoin.
Number one, makaiwas po sa scam. Anong scam? Scam, kalo ko legal yung Bitcoin. Ang scam po nangyayari, yung nakakita ka ng isang grupo, akala mo binebentahan ka ng Bitcoin. Yung Bitcoin kasi, that digital currency, kailangan ilagay mo sa isang crypto wallet. So merong mga nag-aalok, magbebenta sila ng Bitcoin at sa kanila yung wallet. Bigay mo yung pera sa kanila, akala mo nakabili ka ng Bitcoin, pero hindi naman pala, at kinwari nakapasok doon sa wallet na sila rin ang umahawak. Pag gusto mo nang ibenta o ipasa dahil sa iyo yung Bitcoin, hindi na po magagawa kasi wala naman talagang Bitcoin na nabili. Yan po ang scam. Hindi yung Bitcoin yung scam. Meron po kasing tatlong player dito sa cryptocurrency. Yung binibili mong coin, in our discussion, Bitcoin, yung wallet kung saan mo itatago yung cryptocurrency or Bitcoin, at yung exchange kung saan ka bibili, pagpapalit yung peso mo, yung dollar mo, yung yen mo, yung euro mo para bumili ng Bitcoin. Tatlo ang player na nakakasalamuhan ng individual na pumapasok sa cryptocurrency. The coin, the exchange, at the wallet. Hindi po scam yung Bitcoin, the coin. Ang scam po doon sa exchange, sa wallet, pero yung coin mismo, Bitcoin as it is, hindi po siya scam. Kaya nga po, ganung kataas na ang market cap. Ang malaking pagkakaiba sa nakaraang isa't kalahating taon kumpara noong mga 2017-2018, mga malalaking kumpanya na po ang mga pumapasok dito sa Bitcoin. In fact, dalawang Latin American countries at isang African country, tinatanggap na talaga nila na legal tender o pambayad ang Bitcoin. Pambayad sa pagbili ng kape, pagbili, legal tender. Okay? Kaya lalo pong maraming naniniwala, lalo na doon sa projection na kaninang binanggit ko, ay maaring mangyari talaga. Pangalawa, kung bakit kami nag-alok ng ganitong programa, security. Ano yung sabihin ng security? Hindi po biro ang kailangan na kaalaman at kasanayan para mag-buy and sell sa Bitcoin. Maaaring hindi po sinasadyang mascam kayo ng isang crypto exchange o crypto wallet, pero nangyayari po na nahahack ang wallet. Nangyari na po yan. Hindi naman ninakaw nung crypto wallet provider, nahack lang sila at tagalabas ang nagnakaw. Noong pera, anong pera? Cryptocurrency. Anong currency? Bitcoin. Kaya po naglakas loob, nagtapang at nagayos ang KSK Co-op na KSK Co-op na ang magtago. Ibig sabihin ba hindi kami ma-hack? Pwede hong ma-hack, pero ang kadil nyo KSK SMP Co-op. Ma-hack man kami, may obligasyon yung KSK bilang nagpapatakbo nitong programa na ibalik o sa ayos kung magkakaproblema man. Tandaan nyo po, cryptocurrency is decentralized, not regulated by a government agency or any government entity. KSK SMP Co-op is regulated by a government, Philippine government agency. So, kung yung Bitcoin na nasa ilalim ng KSK Co-op, at least yung pinaglagyan nyo, kilala nyo, mapupuntahan ninyo, makakahingi kayo ng saklolo sa pamahalaan kung sakali man, dahil it's a legitimate, recognized, registered entity by a Philippine government agency. Pangatlo, yung handholding. Ano po yung handholding? Marami po ang
hindi madali para sa kanila mag-aral, mag-transact via online, computer, or even via cellphone. Kaya yung pumapasok sa aming programa, medyo nabawasan na yung hurdle o kahirapan kung paano bumili. Doon po sa mga unang mga nanubok, meron po mga lehitimo, rehistradong exchange, coins.ph, paylance.com, moneybees. Meron pong mahigit 12 na cryptocurrency exchange. Exchange dahil yung peso, gagawin mong Bitcoin. Meron mga 12 na cryptocurrency exchange na pwedeng yung tangkilikin para doon kayo bumili ng Bitcoin. Pero katulad po ng lahat nila, wala po kayong kausap doon. Kung kayo ay merong pagkakamali na nagawa, napadala agad, or may kulang sa KYC, Know Your Customer, o maling impormasyon o maling numero, it is your own lookout. So, ito pong handholding, ito lang po yung sagot namin ng KSK na iniisip namin makakatulong sa inyo, lalo na karamihan ay first time papasok sa cryptocurrency or Bitcoin. Simply put, there is an answerable, responsible entity that you can deal with. Hindi po ako naninira ng mga ibang crypto exchange, yung mga nabanggit ko. Pero kadalasan po, tanungin mo ang isang gumagamit ng coins.ph. Nasaan ang opisina ng coins.ph? Hindi nila masasabi. Meron ba silang nakakausap sa coins.ph? Wala silang nakakausap. Unless malaki-malaki na problema. At kailangan ng harapin. Dito po, just like noon for 17 years now, KSK SMP Co-op, an entity that you can run to, seek assistance, help getting into Bitcoin through our BBKS Bitcoin Buy, Keep, Sell program. An answerable, responsible entity that you can deal with. Paano po ang programa na to, BBKS? Ang minimum amount po, kasi yun din ang minimum sa pangkalahatan sa cryptocurrency, minimum amount to participate is 1,000 pesos. So hindi po kailangan $48,000 or about 2.4 million pesos para makasali ka. Digital asset po ito, pwedeng 1,000 pesos worth of Bitcoin lang. Walang 1 Bitcoin yun. Kasi nga, 2.4 million pesos ang isang Bitcoin ngayon. For 1,000 pesos, pwede kang sumama sa programa ng KSK Co-op at meron kang a portion na pagmamayari na Bitcoin. Pero more than just owning it, ito nga po ang lagi namin sinasabi, we strongly encourage na gawing hybrid na alkansya ang programa na ito. Anong ibig sabihin ng hybrid na alkansya? Yung gamitin yung cost averaging strategy na bumibili ng Bitcoin the same amount, miski na 1,000 pesos, on a regular frequency every month. Every month. Hinuhulugan mo ng hinuhulugan. Kaya dito sa programa ng KSK SMP Co-op BBKS, Bitcoin Buy Keep Sell Program, lahat ng perang pinadala nyo sa KSK Co-op sa traditional old school way na padala ng pera sa isang kumpanya, saan man kayo sa mundo, nagpadala kayo ng pera, nag-remit kayo ng pera, nag-transfer kayo ng pera sa KSK SMP Co-op at nagbigay ng instruction na ito ay para sa BBKS program, lahat ng perang natatanggap mula ika-anim ng buwan hanggang sa ika-apat nung susunod na buwan,
yan po ay binibili sa ikapito nung susunod na buwan ng Bitcoin. Ulitin ko po. Yung mga the money, the participation that KSK SMP Co-op gets for this BBKS program, the participation that we receive on the 6th day of the month up to the 4th day of the succeeding month, yan po ay nilalagay, binibili ng Bitcoin on the 7th day of the succeeding month. Hindi po sa pagkasali nyo, bibili na kagad ng Bitcoin. Hindi po. Ngayon, sa isipin ng iba, eh baka mamaya tumaas na presyo doon pagdating nung hinaharap. Kaya nga po, strongly encourage na cost averaging ang ginagawa. Gawin yung alkansya, every 7th of the month, tayo ay bumibili ng Bitcoin. Tumaas, bumaba ang presyo niya, the same amount ang binibili natin. Yan po yung tinatawag na cost averaging strategy. For example, an actual experience, January 2018 nag-umpisa hanggang September 2021. Makikita niyo po yung chart, yung presyo ng Bitcoin. Taas baba. Sumipa noong itong nakaraang 12 buwan. Umabot pa siya ng 64,000. Pero yung presyo pong nakikita nyo dyan, dahil merong actual placement, buying of Bitcoin, every first day of the month. Ito po actual example. Pero sa BBKS ng KSK SMP Co-op, every 7th day of the month. Pero wala, hindi po malaki ang pagkakaiba nun. Ito pong simulation o pinapakita ko sa inyo, every first day of the month, the same amount binibili. Ha? In US dollars po yun, ito naman po yung exchange rate ng dollar to peso. Ha? Taas baba din. Noong mga panahon ng 2018-19, medyo tumaas, sumipa yung exchange rate, pero ngayon nagsastable at an average of 50. Okay, 50. So, with this actual price of Bitcoin, the actual exchange rate, ilang Bitcoin ang nabibili nitong tao na to na every month, 10,000 pesos, ginawa niyang alkansya yung Bitcoin. Tumaas, bumaba ang presyo niya, every first day of the month, 10,000 pesos. Miskin na nahawak niya na yung pera, baka kalahating milyon pa, basta 10,000 pesos every month. Bakit po sinasuggest yung strategy na yon? Kasi nga, walang nakakapagsabi ng taas-baba ng presyo ng Bitcoin. Tinitingnan lang natin that in the long term, ito ay tataas pa talaga, katulad ng pinakita kong mga projection. Kaya kapag tumataas ang presyo ng Bitcoin, mas konting Bitcoin ang nabibili. Pag bumagsak ang presyo ng Bitcoin, mas maraming Bitcoin ang mabibili. Yun po ang, sana po nakuha nyo yun ha. Pag tumataas ang presyo ng Bitcoin, mas kaunti ang Bitcoin na nabibili. Kasi parehong halaga ang ginagamit na pambili, 10,000 pesos worth. E tumaas ang presyo, mas konti ang mabibili. Bumagsak ang presyo, parehong 10,000 pa rin, mas marami ang Bitcoin na mabibili. That is because we are foreseeing tataas in the long run yung presyo. Ngayon, sasabihin ng iba siguro, bakit hindi na lang tayo bumili kapag mababa? Tapos para mabenta natin ng mas mataas. Hindi po, wala po makakapagsabi kung kailan bababa, kailan tataas. Ako lang ang paniwala ko lang po at naniniwala akong strongly about it, hindi na siya mawawala ang Bitcoin. Now, with that actual occurrence, ano ang nangyari dito sa nag-cost averaging, parang yung programa sa BBKS, 10,000 pesos every month. Sa 1,000 pesos, bawasan nyo lang po ng isang digit to the right.
Parang yun na yung sa 1,000 pesos. Pero ito po kasi actual 10,000 pesos every month starting January 2018. Ang huling bili niya September 1, 2021. 45 months na siyang naghuhulog, bumibili ng 10,000 pesos worth of Bitcoin. Kaya ang suma total na nilabas niya ng pera, 450,000. Ngayon, kung 1,000 po yan, 45,000 lang. Ilan po ang suma total na Bitcoin na nabili? Hindi pa umabot ng isa. Hindi pa umabot ng isa. 0.97328618 Bitcoin pa lang ang nabibili. Hindi pa ho umaabot ng 1 Bitcoin. Kaya hindi pa natin masabing Bitcoins. Hindi pa plural. Kasi wala pang isa eh. 0.97328618 Bitcoin pa lang ang nabili noong 10,000 pesos a month, every month, suma total 45 months, 450,000 pesos worth na of Bitcoin ang nabili niya. Magkano po ang presyo ng Bitcoin ngayon? $48,224 per Bitcoin. Ilang Bitcoin ang pagmamayari? 0.97328618. Imumultiply lang po yon. Yung ilang bilang ng Bitcoin times the price today, kaninang September 16 kahapon, ang exchange rate ay 49 pesos and 77 centavos per US dollar. 2.33 million na po ang halaga ng Bitcoin na pagmamayari nito, na ang perang ginamit niya ay 450,000 pesos. Ang halaga ngayon ay 2.335 million. Kaya po, we strongly encourage hindi lang one time ang pagpasok sa Bitcoin. And take note, hindi porke may Bitcoin ka, may kinikita ka. Kailangan mong ibenta yung Bitcoin para kung nabenta mo ng mas mataas na presyo, just like in this case, meron kang kita. Yung gain is actualized or realized. Easily, that's a 419 times 5 yung pera. 450, 2.33 million. Ngayon, bakit nandyan pa sa Bitcoin? Lumago na, ba't hindi pa tinatanggal? Kasi po itong individual na to, may target siya. Gusto nga magkaroon ng 3 million. Sa katotohanan, dahil minsan nang umabot ng $64,000 per Bitcoin noong April 14, 2021, yun ang presyo niya, miski na hindi na siya magbili ulit ng Bitcoin, hintayin niya na lang umabot ng $64,000 per Bitcoin, 3.1 million pesos na ang halaga. Imagine, from 450,000 to 3.1 million pesos. Ito po kasing tao na to na ginagawa itong cost averaging na pagbili ng Bitcoin, ay may target siya, 3 million pesos. Kung ginawa niyang 10,000 pesos a month at nilagay niya sa ilalim ng unang niya, eh aabutin siya ng mahigit 5 taon. Tama ba? Kasi 10,000, 120,000, aabutin siya ng mga 4-5 taon bago niya makuha yung 3 million. Dito po, 45 months pa lang siya, tatatlong taon, malapit na malapit na sa presyo na kanyang inaasam. Kaya balik po ako sa BBKS. Kapag sumali kayo dito sa programa ng KSK ko, kailangan nyo pong sabihin ano ang inyong personal na target. Okay? Dahil we encourage also that you enjoy the fruits of your investing or your participation. Ngayon, pumasok kayo, tapos lumago na by 60%. Sabi nyo sa KSK Co-op, ibenta ko na to para yung nilabas kong 1,000, 1,600 na para makuha ko na kasama yung ganansya. Hindi po pwede. Bakit hindi pwede? Kasi nga po yung programa namin, we encourage cost averaging and
Yung ginagawa po naming financial literacy, pinapayagan lang po dahil hindi naman po kami trader, hindi po kami crypto exchange. Papayagan lang po kayong lumabas sa programa kung nadoble nyo na at least yung pera nyo. Nakapaglabas na kayo ng mga suma total, dahil nagawa 1,000 pesos a month kayo, 15 buwan na, 15,000. Yung halaga ng Bitcoin na nabili nyo doon sa 15,000, ang halaga na 25,000. Hindi po kayo pwedeng lumabas. Hihintayin na ang halaga ay doble nung perang nilagak nyo, 15,000. Dapat at least 30,000 ang pagkuha nyo. Marami na po. Ayokong to sound so giving a hard sell of a pitch. Marami na po sa mga sumali sa BBKS program ng KSK Co-op na nakuha nila yung sinali nila, doblado pa. Marami na po. Check na lang po sa Facebook ng KSK SMP Co-op. Mga testimonials ng mga totoong tao, pinakita nila mukha nila roon, pangalan nila doon. Kung hindi po kayo nag-withdraw, pero tumaas na po ng 200%, ibig sabihin nag-times 3 na ang pera nyo, pero hindi nyo pa sinasabihan ng KSK Co-op. Miski na hindi nyo pa sinasabihan, i-withdraw na po yun, ibebenta yung Bitcoin at ibabalik yung pera nyo na times 3. O bakit ginagawa nyo yun? Hindi naman ako nagsabi na ibebenta ko na. Very volatile. Anong sabi ng volatile? Taas baba, taas baba, taas baba, taas baba. Kung at that particular period, nag times 3 na po ang pera nyo, kasama sa aming responsibilidad na protektahan kahit papano yung kinita nyo na, kikitain nyo na. Kaya at 200% gain, nagsabi man kayo o hindi, binebenta na po namin ang Bitcoin at binabalik sa inyo. Kung gusto nyo ipasok ulit, ipasok nyo ulit. Pero kailangan po mailabas para mabawasan ang bigat ng responsibilidad sa inyong lingkod, sa KSK SMP Co-op, na kahit papano, at least nakinabang na kayo on record, on a real actualization noong pagsali nyo at kayo ay gumanansya. Paalala lang po bilang pagtatapos, kahit ano pong investment, wala pong siguradong investment. Lahat ng maaaring kitain ay nanggagaling sa peligro na inyong kukunin. Kaya kasama nyo po ang KSK SMP Co-op sa pag-aral, paghawak, pagbawas ng mga peligro na pwedeng harapin sa kahit anong investment. Isang investing rule nga, the higher the return, the higher the risk. Pag naghahanap po tayo lagi ng low risk, low return. Katulad ng low risk na savings deposit sa banko, eh wala pa hong 1%. Gusto nyo low risk eh. Doon pa doon sa may pinapangako, savings deposit, 0.15, 0.2%. Wala pang 1%. Yung pinapangako nakita sa inyong investment. Pero mismo miski na yung banko, hindi po yun sigurado. Bakit? Di ba may mga banko na sinasara, lalo na yung mga maliliit? Hindi porke banko, sigurado. Wala pong siguradong investment. Panghuli, napaalala namin sa inyo, wag ko kayo sasali dito or sa anumang paraan ng investment o pagpapalago nang walang malinaw na purpose, target, timeline. Para saan nyo gagamitin ang pera pag ito lumago na? Itong nilabas nyo na pera, ano ang target amount nyo o target percentage nyo? 100% ba? 200% ba? At timeline, dapat binibigyan nyo ng panahon. Nakita nyo po yung mga projection, hindi lang po sa akin galing yon. Huwag po kayong sasali rito. Number one, kung kakailanganin nyo po yung pera next year, dapat po at least binibigyan nyo ng 3 years para may chance sa lumago, tumaas. Of course,
3 years ago, I was saying the same thing. Pero 3 years ago, the same, no promises, no guarantees. And yet, we saw a times seven. Seven times lumago or times seven ang paglago ng presyo ng Bitcoin. Will that happen again in the next 3 years? I do not know. I cannot promise. Sa maraming inaaral po namin, ako kasama si Mr. Francisco Colayco, mukhang papunta doon. 100,000 by end 2021, 300,000 by 250,000 by end 2022. Do you take our word for it? No? Pag-aralan nyo pa ho further. Dapat ba pumasok ko sa Bitcoin sa BBKES program lang? Hindi po. Pag-aralan nyo kung paano gamitin ng coins.ph, Paylance, Moneybase. Hanapin nyo po sila. Nandito lang po itong programa na ito ng KSK SMP Co-op para merong gumabay sa inyo. Mag-handhold sa inyo sa pagpasok nyo into this si Mr. Colayco, if I will quote his term, one of the greatest earning opportunity of our lifetime tong getting into cryptocurrency. Yung KSK SMP ko po, marami pa siyang ibang programa. Isa lang po yung Bitcoin Buy Keep Sell program. Meron din po siyang red program. Ito, merong pangako, hindi sigurado rin. Walang siguradong investment. May pinapangako na 5% a year. 5% a year. Tapos may chance pa na mas mataas doon pag after 5 years pagbalik ng pera. Pero yung dagdag doon sa pagbalik ng pera, hindi po yun pinapangako. Ang pinapangako lang, yung 5% a year sa red program. Meron naman po peer-to-peer lending program, 6% a year ang pinapangako na return. At dahil po yan ay pinapangako, nagka-pandemya, medyo na delay, pero naibigay pa rin po. Dahil lahat naman ay apektado. Kailangan ko pong sabihin yon for full transparency and openness para sa lahat. Yes, pinapangako po siya. Yes, nabibigay po siya. Yes, nagkaroon po ng pagkakataon na ito ay na-delay. Bakit? Dahil po sa epekto ng pandemya. Meron po rin kami na parang isa pong pararaan ng cost averaging din, yung RSIP. Ito po yung sinasali namin kayo sa isang mutual fund. Okay? Kung interesado po kayo dito sa mga programa na to, again, nabanggit po kanina, email kayo sa info@kskcoop.com. Lalo na kung mas marami, malalim na detalye ang nais nyo malaman sa bawat programa, lalo na dito sa ating na-discuss.